It's either ganito or nakaganito. Okay? Para pagka, halimbawa, dumulas ito, sambut pa rin ito. Wow. O kung dumulas ito, sambut pa rin yan. Ngayon, kung nakalift na yan, siguraduhin yung elbow, nakadiretso. Kailangan po yan nakarelax. Wala pong nakaganon. The moment nakaganon ka, hindi tatagal yun. So, kailangan diretso. Okay? So, command mo, head center face. Head center face. Okay. So, po pwede na, one hand, bitaw. Okay? Yun, good job. So, ang rule natin, pagpababa sa hagdan, una paa. Pagpaakyat sa hagdan, una ulo. Okay? So, pagka may iikot, ang tawag doon, pivot. Pivot. Okay? So, susundan nyo lang kung anong ikot nung dalawa. Okay? Command. Ready to move? Ready. 1, 2, 3, move. Sabay. So, subukan nating ibaba yung victim. So, punta ron. So, today yung ating demonstration is about suspected spinal injury. So, yung victim natin ngayon ay posibleng nalaglag at posibleng may tama sa likod o kaya sa leeg. So, ito yung pinaka-critical natin na pwedeng ma-respondihan. Kasi pag mali yung handling natin sa kanya, pwede niya ikamatay. Ang worst, pwedeng maging gulay siya for life. So, importante na ma-immobilize natin siya. So, ang kailangan natin dito, malaking splint. So, pag sinabing malaking splint, ito yung paggamit ng spine board. Okay? So, kakailanganin natin ng at least tatlong tao rito para ma-i-package yung victim at madala sa ospital. So, yung victim, in pain sa likod, may pangingimay at walang maramdaman sa lower extremities niya. Kaya naman, yung responder natin, mag-i-insert. Okay? So, sige, tawagin na natin. Okay, victim, go! Survey the scene. The scene is safe. Okay. Ma'am, makukuha yung napin. Oh, okay. May malay yung victim, guys. At ang kagandahan dito, nag-survey yung team leader nyo. So, makikita nyo yung team leader ay kung sakaling delikado yung lugar, pwedeng siya yung mapahamak, hindi madama yung team. Pero at least nung nag-survey siya, the sinisave, nagpakilala, and then humingi ng consent na pwede siyang tulungan. That's actually part of our SOP. So dahil nagsasabi si ma'am ng kanyang complaint sa likod, no, in pain, tsaka dito, kailangan niya nang i-stabilize yung ulo agad. So head stabilize ka agad. Immobilize mo kagad yung head. Yan. Elbow sa ground. Good. Okay. So, ang iniiwasan natin dito is magsalita yung victim tapos gumalaw yung leeg. O kaya kaliwat kanan. Okay. So, ang gagawin natin, i-head stabilize niya hanggang sa mapak, no? Etong victim. And then, ma'am, team leader, tawagin mo na yung team mo. Team, let's go. Okay. So, dito naman papasok yung pangalawang kasama niya na kung saan maglalagay na po ng C-collar dun sa victim. Okay? C-collar, dandahan. So, ang objective natin dyan, ma-maintain yung position ng victim at hanggat maaari hindi gumalaw. Okay? And then, ma-insert yung C-collar properly. So, ito po yung portion ng pangleeg. Good? At yan po ay naka velcro naman. Okay? And again, ang C-collar po, itong ginagamit niya ay adjustable based dun sa haba ng leeg ng victim. Okay? Next. Yan. Next na kailangan gawin ng team is yung spine board, i-ready nila. So, tatanggalin nila yung headrest. Okay? At kailangan nilang ilagay sa side nung victim. So, get ready po. Kung halimbawa, doon nyo itatagilid, okay, dito nyo iangat. Okay? Angat. Good.
And then, marahan po yung kamay. Ilagay dyan. And then, ito, ilagay po sa dito. Sa kabilang side. Dandahan. Okay. The reason kung bakit kailangan mo iganito yung position para umayon yung pag-side mo sa victim. No? Kesa yung nakaganon yung victim pag tinagalid mo. So, nakakatulong ito para lessen yung galaw niya. So, ang hahawakan ni ma'am is nandun sa side. Yan. And then, ikaw, sir, standby ka lang muna dyan. Dahil ikaw naman, sir, maglalagay ng spine guard. Okay? So, ma'am, kuman. Ready to put the victim's body on her left side. Ready? Ready. 1, 2, 3, go. Left side. Good. 90 degrees. Susunod lang si ma'am and then pasok agad yung spine board. So si ma'am mag-a-adjust yung nasa ano, yung nasa ulunan na team leader para may space yung victim. Okay. So this time, i-clip nila yung victim para pagka hiniga, bitawan mo na ito, sir. Pag hiniga, kasama yung pasyente dun sa board. Okay? Ma'am, command. Ready to put the body on the board. Ready. 1, 2, 3, go. Wow! Dahan. Good job. Okay, balik na yung kamay. Balik mo na yung kamay dahan-dahan. Okay, ibuka. Sir, ibuka mo yung ano, headrest. Iba-iba po yung design ng headrest. Yung iba, detachable, natatanggal dito. Pwede rin naman. So, ang mangyayari, yung victim, i-adjust na natin paakyat. Kasi hindi siya sakto na nailagay. Hindi rin siya pwedeng ilagay ng magka-align sila ng spine board kasi hindi magdidiretso yung loading. So, ito yung adjustment period natin. Okay, so, ready to adjust? Ready. Chris, pasok na, no? Okay, and then, ipatong na yung headrest. At ikaw naman, sir, ipatong na yung spider strap. Rule of thumb po, ah, walang bubuhat ng spine board nang hindi pa nasisecure yung victim. Marami pong pagkakataon na pag binubuhat yan at hindi nakatali, nalalaglag po siya. Wow. Hindi katulad po ng stretcher ito na nakayapos yung stretcher sa katawan ng victim. Dito po, dahil flat yan, madulas. Pwede siyang bumaksak. So dahil nakasecure na siya, simula sa ulo, hanggang dito sa ulo, hanggang dito sa paa, pwede na po tayo magbuhat. So, harap. Position. Okay. So, yung nasa head part, siya yung magko-command. Okay? Go. Ready to lift the victim? Ready. 1, 2, 3, lift. Good job. Okay, number one rule. Pag nagbuhat tayo, power grip. So, yung isa nakatiyaya, yung isa nakataob. Ito po yun. So, either ganito or nakaganito. Okay? Para pagka, halimbawa, dumulas ito, sambut pa rin ito. O kung dumulas ito, sambut pa rin yan. Ngayon, kung naka-lift na yan, siguraduhin yung elbow, nakadiretso. Kailangan po yan naka-relax. Wala pong nakaganon. The moment nakaganon ka, hindi tatagal yun. So, kailangan diretso. Okay? So, command mo, head center face. Head center face. Okay. So, po pwede na one hand, bitaw. Okay? Yon, good job. So, ang rule natin, pagpababa sa hagdan, una paa. Pagpaakyat sa hagdan, una ulo. Okay? So, pagka may iikot, ang tawag doon, pivot. Pivot. Okay? So, susundan nyo lang kung anong ikot nung dalawa. Okay? Command. Ready to move. Ready. 1, 2, 3, move. Sabay. So, subukan nating ibaba yung victim. So, punta ron.
Yan. Okay. Hawak dalawang kamay uli. Foot center face. Ikaw magsasabi, foot center face. Foot center face. Okay, bitaw ngayon yung isang kamay kasi ikaw na yung mag-lead pa baba. Okay, lead. Ready to walk? Ready to walk. Ready. 1, 2, 3, walk. Ba? Oh, stop! Ang objective nyo, pantay pa rin ito pag binaba. Okay? So, ikaw, magbababa kayo maigi habang kayo nag-aangat. Hindi pwedeng naka-ganyan yan dahil dadaos-daos. Okay? Try nyo. Baba. So, mag-a-adjust kayo ng buhat. Baba. Tandahan. Yun, oh. Ganda. Oh, tabingi. Yan. Tandahan. Sabay, sabay. Okay. Stop. Dahil imaginary lang or bigyan natin scenario. Sarado na pala ito. Kailangan yung uling umakyat. Okay? So, ang gagawin natin, foot center face. So, foot center, ay, head center face. Go. Okay. Ready Command. To move. Ready. 1, 2, 3, move. Pantay. Baba niyo yan. Angat niyo yung sa taas. O sa paa. Good. Yan. Teamwork. Diretso na dun sa training room. Okay. May side comment pa. Ayan, subukan natin ngayong pagkasahin nyo rito. Kasi yun yung challenge natin. Kita nyo, nag-diamond position kayo. That's part of the ideal na pagbubuhat ng spine board. May magkatapat sa gilid, meron sa dulo. Okay, so kasama yan sa adjustment natin. Okay, pasok. Okay, stop. Oh, command. Ready to put the down. Ready. 1, 2, 3, down. Okay. So again.